We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. December 7, 1941. Pearl Harbor attack sa bansang Hawaii. Matapos ang pag-atake ng mga Hapon sa Pearl Harbor ng Estados Unidos, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sumaling Estados Unidos sa Allied Forces para sa kanilang pakikipaglaban sa Axis Power. Ang mga pwersang Amerikano na pinamunuan ni General Douglas MacArthur na siyang itinalaga para bumase sa Pilipinas ay inatake rin ng pwersang Hapon makalipas ang ilang oras. Noong March 12, 1942, si General MacArthur at ilang piling opisyal sa utos na rin ni Pangulong Franklin D. Roosevelt, iniwan ng mga Amerikano ang Pilipinas na nangako na babalik na may kasamang pagpapalakas. Ang 72,000 mga sundalo ng United States Army Forces sa malayong silangan o kilala bilang USAFE na nakipaglaban gamit ang mga makalumang sandata at kulang-kulang na mga supply ay kalaunan sumuko sa mga pwersang Hapon noong April 9, 1942. Sa pagsuko ng mga ito ay nangahulugan ng isang malagim na trahedya. Pero alam nyo ba na dahil sa isang mautak na Pinoy, sila ay napalaya? At iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating kwento. Tatalakayin natin kung sino-sinong mga taong tumulong, pag-uusapan ang matinik na naging plano para sila ay mailigtas. So stay tuned guys at panoorin yung buong detalye dito sa ating video. Pero bago tayo mag-umpisa at kung ikaw ay interesado sa mga itong kwento ay i-like, i-subscribe at pinutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Umpisa na natin! Si Juan Pahota ay pinanganak sa probinsya ng Nueva Ecija noong taong 1914. Siya ay kabilang sa mga sundalong hinasa sa ika-45th Infantry ng Philippine Scouts o ang grupong militar ng Estados Unidos na binubuo ng mga Pilipino at mga Filipino-American noong 1901 hanggang matapos ang World War II. Dahil sa kanyang galing na patuloy na ipinapakita sa serbisyo, siya ay kinilala at inilagay sa posisyon bilang lieutenant. Noong Mayo 1941, siya ay tinalagang instructor ng 91st Division ng 92nd Infantry na nakabase sa Samar. Ngunit, noong 1941, ay inilipat rin ito sa kabanatuan sa bandang Luzon. Noong Disyembre 1941, ay kinailangan ang grupo nila Lieutenant Pahota upang tumulong sa 26th Cavalry Philippine Scouts laban sa mga Hapon sa probinsya ng Pampanga. Kaagad namang dumating ang tulong, ngunit nabigo pa rin silang may panalo ang kanilang laban, kung kaya't kinailangang tumakas at magtago ng kanilang kampo sa Bataan. Ngunit hindi naging maayos ang pagtakas nila papuntang Bataan sapagkat marami sa kanila ay nahuli at binihag ng mga Hapon na nagresulta ng pagkawatak-watak at pagkabawas sa bilang ng kanilang grupo. Dumagdag pa dito ay ang balitang nakuha na ng mga Hapon ang kanilang kampo sa kabanatuan. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari ay unti-unting nabalot ang mga sundalo sa takot na tuluyang masakop ng mga Hapon ang buong Luzon. Dumating ang taong 1942 kung saan walang habas na ipinaglaban ng mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo ang bawat kampong hawak pa nila. Ngunit dahil sa kakulangan ng kagamitan, tauhan at kalakasan ay unti-unting naramdaman ng mga Hapon ang paghina ng kampo ng kanilang kalaban. Dahil dito, noong March 12, 1942 ay kinailangang umalis ni General Douglas MacArthur papuntang Australia sa pag-asang makakakuha ng karagdagang tulong at dito niya binanggit ang isa sa pinakasikat na linya sa buong kasaysayan ng Pilipinas at ito nga ang mga katagang I shall return. I shall return. Ngunit sa ilang buwan na pagkikipagbakbakan laban sa mga Hapon, unti-unting nanghina ang kampo ng Pilipinas at sa kalaunay sumuko ang Bataan. At ito ang tinawag na The Fall of Bataan.
Ito ay kinilala bilang pinakamalaking pagsuko ng mga sundalong Amerikano sa talaan ng kanilang kasaysayan. Ang mga nahuling mga sundalo o mga prisoners of war ay sapilit ang pinagmatsya ng mga sundalong Hapon mula Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. At ito ang tinawag ng Marcha ng Kamatayan o Death March. Ang mga sundalong nabuhay at natapos ang 6 na araw na pagmamarcha ay dinala sa iba't ibang Japanese prisoner of war camps. Karamihan rito ay dinala sa kabanatuan at kinalat sa iba pang mga lugar. Para sa mga Hapon, ang karangalan ng isang tao ang pinakamahalaga. Ito ay makikita sa kanilang Bushido Code na nagsasabing mas mainam pang kamatayan kaysa sa pagsuko dahil para sa kanila ito ay isang kaduwagan. Ang isang taong sumuko ay hindi na karapat dapat ratuhin bilang isang tao at sila ay dapat kilalanin bilang mas mababa pa sa tao. Ito ang kadahilanan kung bakit naging marahas ang pakikitungo ng mga sundalong Hapon sa mga presong sundalo sa loob ng kanilang mga kampo. Ang mga sundalong preso sa kampo ay nakaranas ng mararahas at brutal na mga kondisyon tulad ng iba't ibang pagpapahirap, sakit at maski mawalan ng karapatang makain ng maayos. Dahil sa ganitong pamamaraan ng pamumuno ng mga kampo, libo-libong mga presong sundalo ang namatay dahil sa karasang dulot nito. 1944, ang taon ng pagbalik ni General Douglas MacArthur kasama ang kanyang mga sundalo sa gulpo ng Leyte. Sa parehong araw ng kanilang paglapag ay ipinahayag sa radyo ng General ang mga katagang "People of the Philippines, I have returned." Nang malaman ito ng mga Hapon ay unti-unti nilang pinagpapapatay ang mga sundalong preso sa iba't ibang mga kampo sa takot na sila'y muling mapalaya ng mga sundalong Amerikano. Halimbawa rito ay ang masamang kapalarang nangyari sa mga sundalong preso ng kampo sa Puerto Princesa, kung saan pinagtipon-tipon ng mga Hapon ang mga sundalong preso sa iisang lugar o kubo. Pinaliguan sila ng gasolina at sabay-sabay na sinindihan hanggang ang bawat isa ay nasunog ng buhay. Ito ang malagim na sinapit ng Puerto Princesa Massacre. Dahil dito, natakot ang mga sundalong preso sa kabanatuan na baka hindi na sila maabutang buhay ng batalyon ni General MacArthur. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto ni Kapitan Pahota na kinakailangang maitakas nilang mahigit 500 presong sundalo na binihag ng mga Hapon sa kabanatuan. Hinatak niya ang kanyang kasamaan sa 45th Infantry na si Lieutenant Robert Lapham, na isang reserve lieutenant ng US Army. Bumuo sila ng isang guerrilla unit na isang maliit na grupong malaya na nakikipaglaban sa malalaking puwersa ng mga sundalong Hapon sa Central Luzon. Ang miyembro ng kanilang guerrilla unit ay ang mga natirang sundalo mula sa 91st Division na siya rin kanyang kasamaan sa pagtakas papuntang Bataan. Dagdag pa rito ay mayroon ding mga bagong kasapi. Si Pahota ang kinilalang pinuno ng guerrilla unit na kalaunay naging kapitan ng kanilang grupo. Matagal nang pinaplano ni na Kapitan Pahota at Lieutenant Lapham ang pagtakas sa mga sundalong preso ng kampo sa kabanatuan. Ngunit marami itong naging hadlang sa kung paano nila ito may sasagawa ng matagumpay. Dahil dito, minabuti at naisip ni Lieutenant Lapham na lumapit sa headquarters ng 6th Army para humingi ng tulong sa kanilang plano. Makalipas ang ilang oras ng pakikipag-usap ay buong loob na lumapit si Lieutenant Colonel Henry Mucci na siyang pinuno ng mga sundalo sa 6th Army at bukas palad na iniabot ang kanyang kamay at tulong kina Lieutenant Lapham at Kapitan Pahota. Dahil sa koneksyon at kaalaman ng grupo nila Kapitan Pahota ay nabigay nila kay Lieutenant Colonel Mucci ang mahalagang detalye tungkol sa kampo ng Hapon sa kabanatuan. May mahigit 100 hanggang 300 mga sundalong Hapon ang matatagpuan sa loob ng kampo at 1,000 hanggang 1,500 ang mga sundalong Hapon naman sa pagtawid ng ilog ng Cavu. At sa mismong kabanatuan ay halos 5,000 sundalong Hapon ang nakaposte. May mga larawan din ang loob ng mismong kampo at ito ay kanilang nakalap
sa tulong ng mga American fighter planes na ginamit upang magmadyag sa lugar. Patag din ang lupa na kinatatayuan ng kampo at sa palibot nito ay walang halaman o puno na makikita. Ang mismong kampo ay pinapalibutan ng mga matataas na barbed wires. Upang patuloy na makilala ng pangkat ni Lieutenant Colonel Muche ang lugar at matansya ang mga aksyon na narapat nilang hakbangin upang maging matagumpay ang misyon, ay kinakailangan nila ng tulong at kaalaman ng grupong pinamumunuan ni Kapitan Pahota. Kinailangang samahan ng mga gerilya ang mga sundalong Amerikano upang hindi mahalata ng mga Hapon ang unti-unti nilang paglapit sa kampo. Dahil dito, naging mas mabusisi at malalim ang pagpaplano nila sa rescue operation ng mga sundalong preso. Sa pag-iisip at pagbuo ng mabusising plano, isa sa mga lumantad na malaking hadlang sa kanilang misyon ay ang maaliwalas na kapatagan sa paligid ng kampo. Walang halaman, puno o maski damo na makikita. Kung kaya isang mintis lamang ay maaaring masira ang buong plano. Ang mga Amerikano ay napabuntong hininga at napaisip ng malalim. Ngunit sa kabilang banda, may naisip na kakaiba at matinik na taktika ang iminungkahi ni Kapitan Pahota kay Lieutenant Colonel Muche. At ito ang paggamit ng isa sa mga American fighter planes bilang isang pain. Noong bandang hapon ng ika-30 ng Enero 1945, nagsimulang lumipad sa ere ang P-61 Black Widow na isang night fighter squadron upang maging distraction sa mga sundalong Hapon na nakabantay sa bungad at watchtowers ng kampo. Habang nasa ere ay naging mala-acrobatic ang lipad nito. Pinatay ng pilotong si Captain Kenneth Scriber ang kaliwang makina at muli niya itong binuksan, kung kaya't nakagawa ito ng malakas na ingay tulad sa isang eroplanong nagmamalfunction. Mga ilang beses na pinatunog ni Captain Scriber ito at nang makita niyang nakuha na nito ang atensyon ng mga sundalong Hapon, ilang beses rin siya nagpaikot-ikot sa ere o nagmaneuver upang magmukhang babagsak ang eroplano. Di hamak na naging matagumpay ito sa pagkuha ng atensyon. Bawat isang sundalong Hapon na nagmamatsyag ay natuon ang atensyon dito. Sa kabilang banda, ang grupo naman nila Captain Pahota at iba pang mga grupong gerilya ay nakaposte bilang tagaharang ng mga pangunahing daan papunta sa kampo. Sila Captain Pahota ay humarang sa tulay ng Cabo River upang walang mga Hapon mula sa kabilang bahagi ng ilog ang makakalapit rito. May mga landmines din na inilatag sa harapang bahagi ng tulay at may isang miyembro ang binigyan ng basuka para pasubugin ang bawat tangke ng mga Hapon na daraan dito. Dahil abala pa rin ang mga sundalong Hapon sa panunood ng eroplano sa ere, ay di nila namalayan ang maingat na paggapang ng mga puwersang Amerikano sa bawat paligid ng kampo. At nung handa na ang lahat at nakaposte na, bigla ang pinasok at pinagbabaril ng mga sundalong Amerikano ang kanilang guard towers at mga barracks. Ang mga Amerikanong snipers sa long range ay matalas at walang mintis na binaril ang bawat sundalong Hapon na haharang. Pinutol din ang linya ng mga telepono sa loob ng kampo. Ito ay upang masigurado na hindi makakapagtawag ng backup ang mga ito. Matagumpay na napasok at napalibutan ng grupo ang loob ng kampo. At halos daan-daang mga sundalong Hapon ang namatay sa kalahating oras na engkwentrong ito. Matapos nito ay unti-unting tinulungan ang mga nagtatagong sundalong preso kahit tapos na ang bakbakan. Ito ay dahil sa pag-aakalang ang mga ingay na naririnig nila ay mula sa mga Hapon. Natakot sila na kapag sila ay lalabas ay unti-unti silang pagpapapaslangin. Dahil dito, kinailangan ang sapilitang pagkuha sa mga sundalong preso paalis sa kampo. Dahil sa kalunos-lunos na karanasan ng mga prisoners of war sa kampo, ay wala sa tamang kondisyon ang kanilang mga pangangatawan. Sila ay sobrang mahina at madaling mapagod. Para marating ang kampo ng mga Amerikano, ay kinakailangang maglakad ng halos 5 milya. Pero salamat muli sa ideya ni Kapitan Pahota. Bago pa man inumpisan ang misyon, ang kanyang grupo ay sinikap magbahay-bahay upang makakalap ng sapat na bilang ng mga kariton at kalabaw na siyang gagamitin bilang sasakyan ng mga nanghihinang sundalo. Matapos ang mahaba-habang paglalakbay,
Narating din nila ang lungsod ng Talavera, Nueva Ecija, kung saan isinakay ang mga nailigtas na presong sundalo sa mga ambulansya at kalaunay na pauwing ligtas sa kanika nilang mga tahanan.